Discounted price lang siya, hindi siya talagang sale na sale. Kasi dati nagbabuy one take one sila or 50% off. Okay. How far can we get if we sell a little bit high? Morning and Happy New Year sa ating lahat. Today ay magta-try tayo ng bagong chocolate drink. Tablea na gawa ng Davao. Ito siya. Ano ba? Kokwa something. Ayan. Ngayon ko lang siya nakita. Yung brand na to. Ngayon ko lang nakita sa Shopwise. Itatry namin siya ngayon kung masarap siya at babalitaan ko kayo kasi nakalagay sa kanya dito ay premium Davao origin 100% cocoa, smooth, thick and unsweetened. So tikman natin kung talagang pure cocoa siya, pure cacao yon. At nagligpit na kami ng aming mga Christmas decor. Ang hirap magligpit, no? Masayang maglabas at mag, please, ano, help it, help mag-decorate. That. Pero paglingpitan na, hindi help mo na alam kung saan mo siya ilalagay. Kaya bumili kami ng napakaraming boxes. Ayan. Wait, papakita sa inyo. Ayan. Yung aming binili, apat na box yan. Para sa Christmas tree, Christmas decor, and kung ano-ano pang kalat. Sa, hindi naman kalat. Sa lahat ng mga Christmas decor, ilalagay namin dyan. Naka-discount siya. Discounted price siya sa Shopwise. 325 yata yung original price niya. And then ngayon, nasa 279, parang ganun. Hindi ko masyado matandaan. Basta yun, discounted price lang siya, hindi siya talagang sale na sale. Kasi dati nagbabuy one take one sila or 50% off. So, ayan si Epi. Oh, what will you say? Happy New Year to our... ano? Happy New Year to our... subscribers and friends and all the mommies out there and babies. Ayun guys, balitaan ko kayo, gawin ko na to. Oo nga pala guys, ito yung itsura ng loob nung sabi kong itatry ko na Tablea na ayan, na premium Davao origin na nakalagay dito. Pangalan niya ay Cocoa Monster Manila. I-slide mo siya. Ayan. Maganda yung packaging. Ayan. Slide mo lang siya. Pero wag natin. Pakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. Maliliit na. Mukha siyang chocolate. Kaya akala ni Esa chocolate siya. Gustong kainin to nung nakaraan. 21 pieces ang laman niya. Nagamit ko na yung kalahati. Kasi... sad to say guys, hindi siya kasing lasa nung ginagamit kong Dutch Choco. Medyo tong isa ay ano to. Hindi siya dark in color pag na luto siya. Siya ay ano na medyo pale yung kulay niya. Hindi siya masyadong chocolate. Yun, hindi siya ganun. Kagaya nung nakasanayan ko sa Dutch. And then, in terms of lasa, mas masarap yung Dutch. Ito, medyo nakulangan ako. Nakulangan kami ni Daddy at ni Kuya Kyle. Si Kuya Kyle kasi talagang mahilig yung sa hot choco na ginagawa ko. This one ay hindi niya nagustuhan. Pero, in terms naman dun sa sinasabi ko lagi na meron siyang ano... oil. Meron naman siyang ganun. Nag-oil naman siya. Kaya lang yung lasa niya ay hindi yung lasang hinahanap ko or ini-expect kong lasa niya. Claiming na siya ay pure cocoa or 100% pure cocoa. So, ayun.
Anyways, magkakaiba naman tayo ng panlasa, hindi ba? Maaring sa amin, hindi masarap. Ay, sa inyo, masarap. Kaya, gusto nyo, ito yung parensya. Wala namang masamang mag-try, di ba? Pero, kung yung opinion ko, tatanungin ninyo, hindi, kung siya masyadong Kain. Niluto ko na lahat ng laman. Tapos later ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ayan na siya, guys. Tapos na siya. Makikita nyo, meron siyang oil. Ganun naman talaga dapat sa kokwa. May oil kang makikita dapat. Pero hindi siya dark. Pale yung kulay niya. Hindi nyo lang siya masyado makita. Ayan, no? Ganyan yung kulay niya. Pale. Tapos, yung ginamit ko pa dito is Moscovado sugar. Dark ang Moscovado. So, dapat mas nag-dark dapat yung kulay niya. Pero, hindi. Tapos, yung lasa, hindi siya masarap. Sayang. 200 pesos. Pero, okay lang. Ganun talaga. Pag hindi natin trinay, hindi natin malalaman kung masarap o hindi, di ba? Ayan, parehas lang. Parehas lang sila. Dahil sa hindi nga kami nag-coffee ngayon, kami hot cocoa. Hot choco. So, ayun lang, na-share ko lang yung aking thoughts dito sa Monster Cocoa Tablea. Ng ano, gawa daw siya ng Davao. So, ayun lang. Thank you for watching.